Chris Aquino on relationship with Mel Sarmiento. Hindi kami nagkabalikan. Matinding pinabulaanan ni Chris Aquino ang balibalita na posibleng magkabalikan pa sila ng kanyang ex-fiance na si Mel Sarmiento. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Kamakailan ay may lumabas na balitang mukhang may chance pa na magkaroon ng part 2 ang relasyon ni na Chris Aquino at ex-fiancé niya na si Mel Sarmiento. Ayon sa Instagram post ni Lolit Solis, may mga sign daw na baka bumalik si Papa Mel kay Chris dahil talaga daw love nito ang nanay ni na Joshua at Bimby. Dagdag pa niya, well, love is lovelier the second time around. Kaya sige na Chris at Papa Mel, back na kayo sa isa't isa, kiss and make up na. Agad naman itong pinabulaanan ni Chris. No, Nay, hindi kami nagkabalikan. Paglilinaw mismo ni Chris. Ipinaliwanag niya na at peace na siya sa nangyari. Kaya the past no longer felt like something I needed to erase. Dagdag pa niya. Iniwan niya ako, Nay, when I was at my lowest and ginawa niya yon via text. Matatandaan, ipinakita ni Chris ang aktual na mensahe ni Mel nang kinumpirman niya ang kanilang paghihiwalay. Aminado si Chris na kinwestiyon niya rin kung totoo nga ba ang namagitan sa kanilang dalawa. Matagal akong tahimik na nagdasal, questioning if for both of us, was it ever really love or was it just grief, timing, and infatuation? Nag-update si Chris na kamakailan ay finally nagkausap na sila ni Mel at dito siya lalong naliwanagan sa patutunguhan ng relasyon nila. I found my answers because we finally got to talk over FaceTime audio a few nights ago. Basing it on that final conversation, it became clear to me what his true feelings for me had been and how little respect I had left for him. Sad niya. Bukod sa nasaktan si Chris sa kanilang paghihiwalay, ay alam niyang nasaktan rin ang kanyang mga anak. Lalo na si Bimby na nagbigay rin ng kanyang suporta noon sa relasyon ng ina kay Mel. Kaya naman hiniling ni Chris na huwag nang idamay sa usapin ang kanyang mga anak. Let's not involve my sons, pakiusap ni Chris. Because Mel failed to have the common decency to acknowledge that he hurt Bimb and never once check on how my sons was taking all of this. Natuklasan rin ni Chris na sinubukan ng ate niyang kausapin si Mel, ngunit hindi ito pinansin ni Mel. It spoke volumes to me noong nalaman ko from my ate that she had tried several times to message Mel, trying to find a way to communicate with him and hopefully still create a bridge, but he actually snubbed my ate, kwento pa ni Chris. Bukod sa mga ito, ang hindi mapalagpas ni Chris ay ang malamang maraming inimbentong kwento si Mel tungkol sa pagiging malapit nito sa kuya ni Chris na si dating Pangulong Noynoy Aquino. And siguro yung final straw for me was the fact na kinaya niyang mag-imbento ng napakaraming kwento bilang patunay na close talaga sila ni Noy, bunyag niya. Kwento ni Chris, nakatira sila ng kanyang mga anak kay Noynoy ng mahigit sa isang buwan bago ang eleksyon noong 2016 at doon niya nakikita si Mel dahil may mga tinatapos na mga issue sa LGU. Ang buong akala niya ay malapit talaga si Mel sa kanyang kapatid. Natuklasan niya na hindi totoo ang mga kwento dahil sa mga resibo ng assistant ng kanyang kuya na kasama ni Noynoy for 28 years. Nay, by now kilala mo ko. Finally will always come first. Kahit may mga tampuhan or misunderstandings, at the end, family loyalty pa rin ang uunahin. Diin ni Chris. I feel OA yung ginawang panggamit sa nananahimik ng patay, kaya it was a relationship na yung entire premise. What led to the closeness was my brother Noy, and because of what I had perceived to be their closeness. Dahil sa lahat ng ito, hindi na makita ni Chris na posible pang magkabalikan sila ni Mel. So paano magbabalikan sa taong hindi mo na pinagkakatiwalaan? At ngayon alam mo nang hindi kami nahal at ginamit ka lamang? Tanong ni Chris. The end. Deklara niya. Move on na. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.